Ikatutuwa na naman ng mga Pilipino ang balitang ito. Paniguradong mababahag ang buntot ng mga Chinese sa suportang ito. Dahil si Ferdinand Marcos Jr., kinausap na naman ng mga bigating bansa upang magpakita ng suporta sa papalit ng bagong administrasyon. Pangunahin umanong pinag-usapan ang panghihimasok ng China sa bansa. Patay na naman ang China. Nangangahulugan ba ito na madadagan ang pwersa ng Pilipinas na lalaban sa China? Alamin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Tutulong sa Pilipinas labanan ang China. Yan ang napakagandang inihayag ng United Kingdom Ambassador to the Philippines na si Laure Bufills. Tapos itong mag-courtesy call kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng UK Ambassador, handa ang United Kingdom upang tulungan ang Pilipinas sa pagpapatupad ng rule of law sa West Philippine Sea laban sa Chinese government. Ayon ng UK Ambassador, marami silang nakaantabay na British vessel na kayang rumusponde sa oras ng kaguluhan laban sa China. Nais din ng United Kingdom na mapanatili ang international law at masiguradong napapatupad ang United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Sisiguraduhin din ng United Kingdom na nasusunod ang ginawad sa Pilipinas na nagwagi sa mga pinag-aagawang teritoryo sa bansa na arbitration ruling. Ang matapang na pahayag na ito ay para nga sa China. Nagtala na naman kasi ng ilang insidente sa West Philippine Sea nito lamang nakaraang linggo na binubuntutan umano ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas at Taiwan na nagsasagawa ng marine research at paghahanap ng langis na naturang karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Hindi naman pinalagpas ng mga incheck ang insidente. Kahit nga nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ito ginagawa. Nangyari nga ang hindi kakaibang kilikilos ng China sa Pilipinas sa Northern Luzon na eksaktong malapit sa Babuyan Island. Posibleng ang magpadala na rin ang UK ng armas sa Pilipinas upang tumulong sa pandepensa sa sariling karagatan sa bansa katulad ng ginagawa ng Estados Unidos sa Pilipinas. Tutulong din ang pamahalaan ni United Kingdom Prime Minister Boris Johnson sa usaping pang-ekonomiya, infrastruktura, source of energy, climate change, at peace process sa iba't ibang bansa katulad na lamang ng China. Personal na ring nagpaabot ng pagbati ang ambassador ng France at European Union. Handa nga din ang dalawang bigati na leader na sumuporta sa Pilipinas sa usaping pang-ekonomiya na iguunlad ng mga bansa. Nagpaabot na din ng pagbati si Singaporean Ambassador to the Philippines Gerald Ho Hei Hong kay President-elect Marcos Jr. bilang nahalal na ika-17 presidente ng Pilipinas. Sa pagbisitang nangyari sa kampo ni President-elect Marcos, napagpulungan ng dalawang leader ang ukol sa matagal ng pagkakaibigan ng dalawang bansa tungkol sa ekonomiya. Umaasa nga ang buong Singapore sa lalong pagpapatatag ng economic relationship ng Pilipinas at Singapore sa ilalim ng bagong administrasyong Marcos. Patay na naman nga ang China kay PPBM. Grabe nga ang epektong pinapakita ni Marcos sa kanyang administrasyon. Nangangahulugan dapat nakatakutan ng Pilipinas dahil hindi lang Estados Unidos ang kumakampi sa bansa kundi ang mga Western countries na kilala bilang malalakas na bansa sa pandigma. Ano ang iyong reaksyon sa pahayag na binitawan ng UK na tutulong sa Pilipinas laban sa usaping karagatan laban sa China? Ikomento sa baba ang iyong salobin.